Magandang gabi po sa ating lahat. We are your host, Brother Tony, Sister Ara, Sister Rana, Sister Cyril po. And welcome to The Preparation. Alright, once again, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi, no? Magandang gabi, Ma'am Rona. Magandang gabi, Ma'am Sai. Magandang gabi, Ma'am Ara. Nagkaroon po tayo ng technical problems ngayon, kaya tayo po ay na-delay. Pero alam nyo po, pag excited tayo, walang makakapigil sa programa po natin. Ganyan ang pag-ibig. Kaya alam nyo po, yun. Lalong-lalo na maganda po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Yeah. And last but not the least, ako po, alam nyo po, ako po ay excited na excited ngayong gabi dahil meron tayong naimbitahang bisita ngayon. Yes. Excited na rin po ba kayo dyan, mga viewers natin, amen? Right, so syempre, hindi na natin papatagalin at huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sandit ako! Introduce na po natin yung ating bisita ngayong gabi. Yan! Wow! It's no other than Sir Oka and Ma'am Charity. Yes, sir. Welcome. Hello, sir. Good evening po. Good evening, sir. Good evening po. Yon, Ma'am Bihira. Masaya po kami na napaunlakan niyo po yung aming imbitasyon na makarating po sa ating programa, yes. Sir Oka. So, syempre, yes. Baka nangangalay niyo yung mga kasama natin. Magsiyo po na tayo. Thank you, sir. Yon. Actually, medyo mahirap. Mahirap po yung lagay po namin ngayon dito sa aming live kasi hindi po namin nakikita yung aming mga sarili sa ngayon. Pero alam nyo po, bagamat gumagawa ng paraan yung Diablo para mag-stop yung programa po natin, alam nyo po, walang makakapigil sa Panginoon. Pag gusto nyo mangyari, mangyayari yan. Lalong-lalo na kung gustong-gusto mong mag-asawa. Mangyayari at mangyayari yan. Talagang lahat nakatingin sa akin. Walang makakapigil po dyan. Yan. So, syempre, bago tayo mag-proceed sa ating mapag-uusapan, kumustahin po muna natin yung ating bisita ngayong gabi. Yan. Siguro unahin po muna natin si Sir Oka, yes. Sir. Good evening, sir. Sir Tony, kay Ma'am Rona, kay Ma'am Arat, kay Ma'am Cyril, sa lahat ng mga televiewers, binabati namin kayo ng magandang gabi sa lahat. Amen. Talagang excited din kami na maging bisita dito sa atin. Amen. Yes. Pambihira. Amen. Maraming salamat, Sir Oka. Siyempre, hindi rin natin kakalimutan na magsalita si Ma'am Charity. Magandang gabi sa inyo, ating Preparation, at sa lahat ng nanonood sa kanilang bahay.
At salamat po sa pagkakataon na maimbitahan dito sa team preparation. Yeah. Amen. Maraming salamat ulit sa Aguda Couple. Liwanagin natin yan. Aguda Couple po, no? Kasi baka kami magkamali uli ng comment. Aguda Couple po, alright. So alam niyo po, excited na excited ako. At saka alam niyo po, magaan po yung pakiramdam ko sa ating bisita. Kasi alam niyo po, sa mga hindi po nakakaalam, before na ako po ang mag-lead sa team preparation, alam niyo po, si Sir Oka po muna yung naging leader namin. At syempre, si Sir Oka po, yung siya po yung naging lead, magkagrupo rin po kami before. At ang aming leader before ay si Sir Roy at saka si Sir Lloyd, sir. Tama po, no? Ang bihira. Alam niyo po, magkasama po kami na ito ni Sir Oka, yung pareho pa po kaming single. Yun. Wala pang asawa, yes. Tama, sir? Tama, sir. Ang bihira, matagal-tagal na rin pala. Wala yung panahon. At saka ito talagang madalas kong nakakausap before. Alam nyo, sa mga di po nakakaalam, ito si Sir Oka, napakalaking influence din ito na naibigay or na-impart sa akin before ako mag-decide na magkaroon ako ng sariling pamilya. Mm-hmm. Nakaranas talaga ako ng totoong pananalita. Yun. Totoo talaga. Talagang realidad. Realidad ng buhay. Kasi alam nyo, sa totoo lang, pag palagi mong parang alam nyo, parang palagi na lang kang ikaw ang nakakatanggap ng palaging pabor sa'yo. Alam nyo, iisipin mo na parang okay ka palagi. Pero mas maganda na makakarinig tayo ng iba na nakikita sa atin na mali, na kinakailangan nating i-correct, para maging handa tayo pagdating natin sa buhay natin pamilya. Kasi before tayo magkaroon ng sariling pamilya, no, dapat talagang ikaw ay handa at kayang-kaya mong bumuhay ng magiging partner mo sa buhay. Mm-hmm. Kaya alam nyo, ito si Sir Oka, nakasama ko to sa hirap at ginhawa. Oh, meron parang mag-asama. Nakasama natin yan si Sir Oka, si Ma'am Cha. Visitation noon sa mga young girls. Yes, oo. Oh, yes, sir. Naalala ko pa yun. Every Thursday. Yes, sir. Ang bihira. Ang bihira. Kaya, alam nyo, talaga yung experience po natin, ma'am, before, no, na talagang nagbabahay-bahay tayo every Thursday at ginagabi tayo, sir. Yes. Paano mag-lead, Sir Oka, sa mga leaders? Yan, oo. Yes. Grabe talaga yung experience. But at least ngayon, patuloy pa rin po yung programa natin, sir. Na inaalagaan natin yung ating mga young people ng ating simbahan. Bagamat hindi tayo nagkakasama physically, nagkakasama pa rin naman tayo digitally. Yes. Kasi Sir Tony, pinasa na ni Sir Oka yung baton sa iyo, sir. Ikaw Ikaw na. Well, alam niyo po, no, nabanggit ko po before na si Sir Oka, matagal ko na namin tong kaibigan. Magkasama po kami dito sa church nang kami pa ay single pa. Alam niyo po, sa mga hindi po nakakaalam, nung panahon na yon, single din si Ma'am Sai noon. Uy! Tapos, sir, ngayon. Tapos ngayon, sir. Single pa rin. Well, share ko lang. Pero syempre naniniwala tayo darating talaga. Yes. Yung pagkakataon na yun. Huwag lang natin pipilitin. Yes. Parang napilit sa hinog. Sabi ko, sir, ni Sir Chris na walang pwedeng humadlang sa itinakda ng Panginoon. Oh, yes, ang bihira. Kaya, Ma'am Sai, may itinakda. May itinakda! Kaya tuloy! Ayun si Cyril Angel yan. Nagbago na naman yung pangalan. Joy. Cyril Angel Joy. Wow, ang bihira. Ang dami na, no? So, ito na nga, no? At least na-introduce po natin yung ating mga bisita po ngayon. Yes. Actually, hindi ko po sila tinuturing na bisita, but our co-host. Oh, yeah. Co-host! No? Kasi ito po sila, kasi actually, meron po tayong inihanda na discussion or topic ngayong gabi na kung saan hindi lamang po kami ang magsasalita, kundi may nice din ibahagi sila Sir Oka at si Ma'am Charity regarding sa ating topic na pag-uusapan ngayong gabi. Excited na ako. Yes, excited din si ang bawat isa sa atin na maging blessing yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Yes. So, magbigay lamang po kami ng background para magkaroon din ng idea yung ating mga viewers, no? Sa mga hindi po nakakalam, ang topic po natin ngayong gabi is all about confidence. Be confidently ready today. Wow. Bihira, no? Gabi na ngayon.
Pero alam niyo po, no, marami kaming pinag-usapan kung ano magiging topic namin. Pero alam niyo, napakaganda na yan ang napili namin. Pero syempre, yung ikot pa rin yan is more on confidence. yeah, so, yun, be confidently ready today. Yan. Yan po ang ating topic ngayong gabi. Alam niyo po kung bakit po yan ang aming napili? Kasi alam niyo po, as we observe, Ma'am Rona, no, siyempre, itong at ito naman yung madalas nating nakakasama, sila Ma'am Rona, sila Ma'am Sai, tapos sila Ma'am Ara, na kung saan nakikita po natin yung mga individuals of our church or mga young people ng ating simbahan that nakikita naman natin na that they are ready, pero alam niyo po, dumadating pa rin sa punto na sila ay nagkakaroon pa rin ng kakulangan sa confidence. Kasi pag tayo po ay kulang sa confidence, alam nyo, kahit na anong plano natin, kung wala tayong lakas ng loob to initiate, no, the first move, alam nyo po, hindi talaga mangyayari ang ating mga nais. O kung ano po ang ating mga plano. Yes. So ngayon po, ating pong pag-uusapan, yung mga napapansin po namin ng mga current problems, pero hindi lang naman po natin pag-uusapan yung problema. Siyempre, we will offer solution. Yun po, at naway maging excited po tayo sa ating mapag-uusapan. At ngayon po, habang kayo po ngayon ay naka-tune in na sa programa po natin, sana po wag na po kayong magbalak na maglipat pa ng ibang channel. Yes, na! At saka, alam nyo naman po, sa itsurang yan, nakikita nyo na sa inyong screen, ahayaan nyo po bang maghanap pa kayo ng nais ninyong makita? Yes! Pwede ba, sir, pakipokus kay Ma'am Sai? Yun! Ayan! Parang ayaw ng cameraman umalis. Yung cameraman ayaw na sumunod. Hindi. Si Cyril Angel. Parang ngayong gabi, magkakaroon na siya ng confidence na lapitan ka. Ayun! Ako. Yeah. So ito na nga po, no. We will list the magbibigay lang naman po kami ng mga list na kung saan na napapansin po natin na nagkakaroon ng problema kaya sila ay nagkakaroon ng lack of confidence, no. Na kung saan pag-usapan natin yung current problems tapos and after po noon ay magbigay po tayo ng solution. So ngayon po magbibigay po tayo ng una naming napansin, Ma'am Rona, no. At ang una po naming napansin na talagang usually na nagiging problema ng mga young people. Alam mo? Uy. Ay, nako. Ano na, Mamsay? Kala ko may sulat eh. Ano na, sir? Mamsay. Dear Ma'am Charo. Inaantay ko nga yun eh. Wala tayo ngayon eh. Wala. Na-miss ko tuloy si Miss Tegan. Ang susunod. Oo nga. Well, anyway po, no, going back sa ating topic ngayong gabi, alam nyo, isa sa aming na-observe, alam nyo po, that ang isang lalaki o ang isang babae, nagkakaroon sila ng inferiority sa kanilang mga sarili. Yes, that's true. Alam nyo po, pag sinabi po natin inferiority, ito yung estado ng isang tao na kung saan palagi niyang nafe-feel sa kanyang sarili na parang mababaw o maliit lang tingin niya sa kanyang sarili. Na kung saan, alam niyo po kung bakit sila nagkakaroon ng ganyang mentality, tanungin natin si Ma'am Rona, bakit po kaya sila nagkakaroon sila ng ganyang mentalidad? Okay. Pwede po bang magbigay kayo ng isang point lang muna, tapos mamaya natin i-broaden yung pag-uusapan, okay? Okay, so, yun sir, ang isa sa mga dahilan niya yung sinasabi niya, kasi pag sinabi nga natin na confidence, self-assurance, yung kumpiyansa mo sa sarili. So, maraming mga kababaihan, kalalakihan ngayon, nakulang sila sa confidence dahil nga, una sir, inferior yung personality nila. Yeah, tama. Bakit naging inferior? Kasi pag sinabi natin na personality, yung masyadong less yung talent na meron ako eh. Oh, talent, yun. Okay, talent. Okay, talent. Number one. Okay, talent. Okay. So, si Ma'am Rona may binigay na talent. Kumbaga parang skill. Pag sinabi nito, skill. Sir. Kumbaga parang ang isang lalaki. Isang lalaki or example. Babae, sir. Kasi yung talent din kasi, sir, ang ano niyan, dagdag pogi or ganda points yan eh. Alright. Sige, maganda yung sinabi ni Ma'am, talent or skill. Yes, si Ma'am Ara, alam ko meron din itong mababanggit eh. Alam ko na sabihin yan. Kung ano rin yung sinabi ni Ma'am. Kung ano yung sinabi na isip ko yun. Copy-paste? Hindi.
Hindi, sa akin naman, sir, siguro ano, pwedeng possible na halimbawa po, may isang pangyayari, both sa halimbawa sa lalaki or sa babae, yung past po nila. Oh, past. Halimbawa po yung past, yung meron silang hindi good ang testimony po nila before. Aha! So, pwede po yun yung magkakaroon sila ng inferiority. Yes, inferiority, so, kagaya na sinabi ni Ma'am Rona. So, you're saying na parang ano, hanggang ngayon dala-dala yes, pa rin sir. Niya. Yes, sir. Baka isipin nila, ay, baka hindi ako tanggapin na ito kasi ganito yung nangyari sa akin before. Oh, yeah, magandang point dyan. Ganong punto. Sige, mukhang bihira, maganda yan. Okay. So, subukan natin tanungin si Ma'am Sai. Yes. Ma'am, ito si Ma'am Sai, marami itong sinasabi niya. Hoy! Oo, yung naisip ko lang na nalilis yung confidence ng isang tao is kapag more on nag-ano siya, re-rely siya sa mga tao sa paligid niya. For example, lalaki siya or babae siya na meron siyang gusto, tapos sabihin niya, ano ba ang mga sabi, mag-a-ask siya ng counsel or something, mag-a-usapin siya. And then yung mga tao, magsabi, ay, hindi siya bagay para sa'yo. Mm. Parang ganon. Kumbaga parang siya, personal na meron siyang ano, naiisip. Kaso, parang nag-re-rely siya dun sa ibang tao na sabihin para sa kanya or dun sa para sa ibang tao. Good point. Yes. Alright, maraming salamat, Ma'am Sai. So, syempre, tanungin din natin sila, ano, sila wait, Sir Oka. Yes. Baka may maisip po sila na, kung bakit yung mga individuals or mga young people tingnan mo ang tingin ni Ma'am Sai. Sa kama, sana all. Kailangan. Sana all. Mapapasana all ka talaga dito. Sa Baptist lag pa to kanina eh. Tingin niya sa kamay mo eh. Gigigil ako eh. Kasi, yung mga ganyang tawa. Nagigigil talaga ako yung sa Baptist lag siya eh. Alright, sige po. Tanungin natin si Oka. I believe one thing kung sa part ng lalaki no bakit yan siguro no yung inferior sila for one is maybe they think that they don't have anything to offer para sa nais nilang makasama sa buhay. Mm-hmm. So for example kung titingnan nila wala akong usually ayan, wala akong ganito. Kaya lang, nakita nila, ito kailangan, ang gusto ng babae na ito is ganyan. Kaya lang, wala akong ganyan. So, yun ang nakikita. Maybe that's one reason na inferior yung lalaki. Yeah, alright. So, maraming salamat sa input mo, Sir Oka. So, ako naman magbibigay din, syempre, no? Na, ay, si, ano? Kasi, sige, balikan natin si Ma'am Charity mamaya. Si Ma'am Charity naman. Okay, alam nyo, Ma'am Rona, isa sa na-observe ko na kung bakit nagkakaroon ng inferiority yung isang tao, isang lalaki, yung isang babae, kung sila ay madalas nakabase sa itsura. Yes, or sa physical aspect. Oh, that's pwede, right. Pwede bang dyan po muna tayo mag-dwell, Ma'am Rona? Naku, sa usaping yan. Ay, naku. Alam nyo po kasi, parang kumbaya sa kanilang ano. Biglang nagbago yung ano ni Ma'am Sai. So, yun muna yung pag-usapan po natin. No? Alam nyo po kasi, may mga pagkakataon po kasi, minsan, kumbaga, ang iniisip ng isang lalaki, parang pinapangunahan na kaagad siya ng negativity. Kunwari, paglalapit ang isang lalaki sa isang babae, tapos isipin niya kaagad. Kung siya ba? Kung siya ba ay aking lalapit? Kung siya ba ay aking lalapitan? O aking liligaw. O aking liligawan. Ano ba? Tatanggapin niya kaya ako kahit ganito ang aking itsura. Yes. Hindi lamang po itsura pag physical aspect, kundi kung ano rin yung size mo. Kasama. Kasama yung mga. Correct. Physical. Oo. Ganyan pawis ko. Ilaw, Sir Antonio talaga. Kaya, pero alam niyo po mga kapatid, no? Isa ito sa isa ito sa ating natutunan sa ating simbahan. At napakaganda rin na napag-uusapan po natin ito. Kasi alam niyo po, ang mentalidad ng mga tao or sabihin natin, mga unbelievers, mga hindi naniniwala sa Diyos,
o sabihin na natin na hindi katulad yung standard ng ating simbahan. Alam niyo po, ang number one na kinilang kinukonsider palagi ay ang itsura, sa ayon nyo man o sa hindi. Yes. Nako, maging totoo ho kayo dyan. Yes. Alam nyo. Totoo yan. Ma'am Rona, alam niyo po ba, minsan, nagiging iba ang prinsipyo ng mga kababaihan pag gwapo yung lalaking lumalapit sa kanila. Hindi na nga ipinapanalangin sila. Pero pag ano, balikan mo ako ha, mag-pay muna. For example, hindi niya tipo yung itsura, Ma'am Rona. Yes, sir. Hindi pa ako handa eh. Ibigyan na lang hindi ko handa. Awkward. Tapos pag tipo niya, Ma'am, yung itsura, anong initial na ginagawa? Smile again, sir. Ang sinasabi ko nga dyan, sir, sa mga kababaihan na, kung hindi mo gusto yung lumapit or nalaman mo na nag-pray sa'yo, yun, yan. Yung pagkikitungo mo, huwag mong baguhin. Tama. Hindi yung daig mo pa yung Miss Universe, makasnab ko, bakit ba naman ito? Totoo, yeah. Parang kung ako talaga yung pinapanalangin niya. Yeah. Oh, pero kung ano, kung gusto, sir, ay nako, yung ngiti, abot, ano, kalsada, sir. Diba? Totoo yan, totoo. So, it's unfair. So, be thankful kung pinapanalangin ka. Oh, hindi yung magbabago yung attitude mo towards doon sa tao na hindi mo gusto. So, pag sinabi thank you, alam na nga. Alam na. O kuya, ipag-pray muna natin, ha? Alam na kaagad, Mamrona. Yes, sir. And, sir, alam mo, sa kababaihan na part, sir, ha, i-ano ko muna yung pagdating sa physical. Dahil awkward. Sa ngayon, maraming mga kababaihan na yun na nga, naging inferior sila dahil tinitingnan nila na maputi siya eh, matangkad siya. Nakatingin sa iba, hindi na niya nakikita yung sarili niyang kagandahan. Yun. Kaya ang gusto kong sabihin ngayong gabi sa mga kababaihan na nanonood ngayon, please, alamin niyo yung purpose niyo na hindi beauty contest ang papasukin mo. Hindi Miss Universe. Yun. Oh. Kaya, hindi ka doon mag-focus sa physical aspect. Bilang babae, ano dapat yung ihanda mo? Yung purpose ng Panginoon sa'yo na to be a woman that God wants you to be. To be the best na babae na gusto ng Panginoon para sa'yo. Kasi, bilang Kristiyano, kung dyan ka nakafocus, ang mangyayari niyan, sir, kung yun yung focus mo, na ini-aim mo talaga na maging maayos na babae na gusto ng Panginoon para sa'yo, i-embrace mo kung sino at ano ka. Yun, tama. And kung ganyan ka, I assure, nakakasigurado ako, ikaw yung maging the best na asawa someday. Amen. Dahil alam mo yung purpose mo eh. Amen. Na hindi Miss Universe, hindi beauty contest yung papasukin mo. Ang papasukin mo is to be the best help meet. Wow! Help meet. Hindi kailangang matangos ang ilong ko. Kailangang sexy ako. Hindi awkward. Ganun. Alam mo na. Alam ko na. And girls, hindi competition ito. Kung hindi, i-accomplish natin yung purpose ng Panginoon sa atin bilang isang babae. Amen. Tama po, tama. Maraming salamat, Ma'am Rona. Actually po, totoo naman po talaga yun. Dapat dyan tayo nakafocus kung paano tayo magiging, pag ikaw ay babae, magiging helpmeet. Diba? At saka alam nyo po, tayo po ay nagkakaroon ng sarili po nating partner sa buhay. Hindi para maging display ang ating magiging partner. Yes, hindi ka trophy wife. Oo, trophy, diba? Minsan alam nyo po, mas pinagmamalaki nila. Alam nyo, ito po yung mentality ng mundo. Pag maganda o sexy yung ano, yan, palaging ano. Rapa. Oo, pinapaano. Sinasama palagi sa mga event. And, sir, naalala ko lang yung sinabi ni Sir Chris last Friday po. Oo, na yung sabi ni Pastor sa kanya, Chris, ano yung nakuha mo dun sa preaching last Wednesday? Kasi about ano yun eh, about family. Di ba ang sabi ni Sir Chris? Dahil ang sabi ni Pastor yung preaching niya is, yung pananamit, magdamit ka para dun sa asawa mo. Yun. Para hindi yung titingin yung asawa mo. Sabi, ang ganda naman ng damit ng asawa niya. Anong sabi ni Sir Chris? Ang sabi niya kay Ruthlyn na gusto niyang magdamit ito yung nakikita niya na kaaya-aya, maganda sa paningin niya. Tama. Kasi sa mga kababaihan dyan, take note, mag-aayos tayo
para una sa sarili natin, of course, being beautiful. Oh, at yung sa mga nagpe-prepare, para sa'yo muna, hindi again competition. Yung iba kasi, sir, kailangang magbihis ako ng ganito-ganyan para maganda ako sa kanya. Nakipag-compete sa kapwa-babae. Oh. Oh. Kaya, ayun na, it shows na wala siyang confidence. And pag may asawa ka na, magdadamit ka, mag-aayos ka, like Ma'am Cha ngayon, para kay Sir Oka, kay ganda-ganda ni Ma'am Cha. Natural-natural. Kaya nga, sir, lagi ko na. Ayun, nag-aano na siya, sir. Sana all talaga eh. Na, simple lang naman, sir, maging confident eh. Just being yourself. Just be yourself. And embracing God's blessings kung sino at ano ka. At yun yung magli-lead sa'yo ng yung confidence mo na nasa Panginoon. At yung confidence na yun, yun yung magdadala into self-confidence. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rona. That's right po. Actually, naalala ko rin na nabanggit ng ating pastor, no? Alam niyo po yung physical aspect po ng isang tao. Alam niyo po, nag-e-expire yan. Yes! Di ba? Tama po, Ma'am Say, di ba? Nag-e-expire yan. Yes! Si Ma'am Say, tinatanong mo siya. Awkward. Tinatanong ko lang naman si Ma'am Say. Kasi, favorite ko naman. Awkward. Diba? At saka, kung yun ang naging dahilan mo, Ma'am, na... Awkward. Kung yun ang naging dahilan mo, lalaki, no? Na ikaw ay nakabase sa kagandahan ng iyong magiging asawa, alam niyo po, Ayan. Sinesensor. No, pag dyan po kayo, alam niyo po, mga ilang taon, bumilang po kayo. Yung kagandahan na yan, alam niyo po, kumukupas. Yes. Alam niyo po. At kung yan po ay kumupas, ano yan? Pag hindi mo na nagustuhan, maghahanap ka na ulit ng maganda. Tama. Alam niyo po, hindi po maganda yung ganyang dahilan or rason kung bakit tayo pipili or nakabase tayo sa physical aspect ng isang tao. Alam yes! Po, dapat po talaga nakafocus tayo kung anong meron sa isang lalaki o isang babae bilang isang Kristiyano. At kung yes! Ano yung quality niya bilang isang lalaki o isang babae, kung kaya niyang maging helpmeet. At kung ikaw ay lalaki, ay kaya mo mag-lead ng sarili mong partner sa buhay. No, yes, sir! Okay. Biyan palagi, sir. Oh, huwag lang ko ano yung nakikita ng mga mata mo. Di ba, Songbird? Tama. Tama. Biyan. Biyan kayo. Or, ito, alam ko, marami itong masasabi sila, Sir Oka, tsaka sila, yes, Ma'am Charity. Eh. Alright, si Sir Oka, si Ma'am Charity muna. Alright. Dumating ba sa point po ninyo, Ma'am, na kinonsider nyo po yung physical aspect ng, alam ko po kasi maraming naliligaw. Ay, sa ganda ba naman dyan, sir? Ay, wala akong alam dyan. Medyo maging alam. Hello. Hi. Yeah. Okay. Ano yung tanong mo? Hindi niya alam ko magkasin ang maling siya. Dumating ba, Ma'am Charity, sa point na kinonsider natin na yung itsura ng may isang manliligaw sa iyo before? Kinonsider ko. Nung bata pa ako, ang dream ko talaga... Ganito, kwento ka. Honestly, ako ha, I'm just talking for myself. Yeah. Sa akin. Gusto ko singkit, makinis ang mukha, matangos ang ilong, matangos. Wow! Tapos ang buhok, madami. Okay, so diba, makakarinig ko mga babae. So yun ang ano ko, dream ko. And hindi doon natapos sa physical aspect. Ang gusto ko, yes! Lumaki ng Sunday school, kasama ko, kasing faith ko din, and nasa church kami, nasa isang, yes, church, amen, kami. Yun yung ano ko, qualities na gusto ko sa sa isang lalaki. Actually, hindi ko, actually, maging asawa yung ganun. Wala pa talaga sa isip ko yung asawa eh. Pero yung kaninang tanong mo kanina, sir, na yes, ano yung kinakatakutan ng isang dalaga ako per se, na... Ay, kung makakasama asawa, kung makakasama ko siya, parang ang tanong ko, right ba ako ba yung tamang tao para sa kanya o siya ba yung tamang tao para sa akin? Mm-hmm. Eh sa church, 'di ba? Hindi tayo long-term relationship, yeah, 'di ba? So 3 months, yes, tayo. Paano ko malalaman 'yon? Na siya nga ba? Siya nga ba talaga? Yun. Yung ganong question sa isip ko. Yun. So, yes, kinonsider ko yung itsura, but hindi lang sa itsura nagdepende
nagdepende sa spirituality ng lalaki. Wow! Amen. Yes. And ngayon, so since kami ni Sir Oka, nung nakita ko talaga siya, nakita ko siya, sabi ko, sabi ko, ito ba yung nag-chika? Kasi ganito, naririnig ko lang talaga siya, mga kapatid, noon, na, may nagpipray sa'yo, nagpaalam daw sa'yo. Ha? Huh? So, ano yun? Paano nagpaalam? Pupunta saan? Parang nagpaalam na ano, na ipagpipray ka. Bakit ipagpipray? Pinagpipray naman ako ng parents ko. Kasi hindi ko siya talaga maintindihan. Oh, diba? So, typical. Yes. Nang taon lang ako doon, 15 ata, 15, gano'n. Huh? And then, parang nag-iba yung thinking ko, dumaan ako sa ganong face, na, parang na-shock ako. So, nung nakita ko siya, ito ba yung sabi? So, parang titingnan ko agad siya. So, naalala ko yung gusto ko, physically. Yes, sabi ko, parang ganon, oo. So, but, ito mga kapatid, hindi siya yung sa physical aspect, hindi si Sir Oka parang ganun. Pero alam niyo ito, mas nahigitan nung spirituality. Oh! Sabi ko, ngayon ko lang 10 years ago, first, nung nagsama na kami, thank God talaga. Kasi, amen. Yung ugali ni Sir Oka, mabait. Sa taray ko ba naman, sabi niya. Ang tagal daw niya ako pinanalangin. Sabi ko naman, oo, kasi dapat talaga ipanalangin niyo. Ipanalangin ako ng matagal. Kasi iba to, parang gano'n. So, hindi mabang buko, ha. Parang, oo, sige, panalangin mo ako kasi matindi-tindi to. Nakakaabutin mo sa akin. So, gano'n. So, sabi ko, grabe yung gwapo niya. Hindi talaga. Yung physical, pag nakikita ko siya, nakikita ko yung... Yes. Hindi talaga yung itsura, mga kapatid, mga kababaihan na kapatiran namin. Hindi talaga sa itsura. Nasa panloob. Kung paano kanya dalhin bilang asawa, amen, bilang babae. Amen. Paano kanya respetuhin. Paano, amen, niya dalhin yung sarili niya. At yung pinakamahalaga, paano kanya dalhin sa harap ng Panginoon. Yes! That's right, amen. Yun yung nagbigay talaga ng yung, wow, ang gwapo ng napangasawa ko. Talagang God answered my prayers na sobra-sobra nung nakasama, amen, ko siya. Wow! Tsaka alam ko, family-oriented si Sir Oka. Yeah. Mancha, alam mo ba, dyan sa sinasabi mo, yun na yung pinag-usapan natin noon, sir, na yung kagandahang loob, pag yun yung lumabas, kahit walang makeup yung babae, yes, or yung ano, gwapo talaga. Nagra-radiate po talaga. Iba yung dating. Yung county niya sa sinasabi yes, ng bayan. Nag-glow. Glow in the dark. Yun yung kaya pala. Tingnan mo si Sir Oka. Sir, tingnan mo na. Sir, yes. Nakapiling ko mamaya, tsaka meron kang pang may pang-shopee ka mamaya. Meron pang oils ka mamaya. Sir Oka. Ito, excited ako sa sasabihin ni Sir Oka. Oh, mga speechless na. Yun, sige. Ayan natin magsalita naman. Sir Oka? So, dami sinabi ni Oka. Dami sinabi. You know? Sige, parang uwian na. So, ito. Pinanalo na. Alam ko, ito rin yung tanong ng mga viewers natin. Yeah, yeah. Sir Oka, ano daw yung sekreto mo? Napakaganda ng topic ng natin ngayon dito sa ano no, sa preparation. First of all, kasi although hindi naman na siguro applicable sa ibang mga lalaki, but for me, yung confidence kasi ng isang lalaki will always depend on his mindset. Yun. Take note of that. Mindset. Mindsetting. Yes. Kung ang mindset mo sa sarili mo is nakafocus ka sa mga bagay na wala ka, you will really feel inferior. Totoo yan. Yes. Yourself. So, totoo. For example, kung may nakita ka na nagustuhan mo, tapos nakita mo, compare mo sarili mo sa kanya, parang hindi pwede. Just like my wife, Sister Charity. The first time I saw her, I admit, talagang nagustuhan ko talaga siya. Oh! Hey! Oh! Hey! 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 Hey!
15 years old, hindi ko makalimutan yung 15 years old. She, way back, 2000, year 2000. 2000? Nandiyan kami, nagpa-piano siya noon. Sir Oka, marami nang gusto mag-piano mamaya. Piano. So, yun, and of course, nakita ko yung si Sister Charity. So, I mean, kung titingnan ko yung physical aspect, talaga, if I am a guy, kung titingnan ko, i-force ko yung sarili ko, ano bang meron ako kung ito ang magiging partner ko sa buhay? Okay? But again, yung sinabi ko, it will always depend on your mindset. If you're going to focus to the inferior things na meron ka or wala ka, you will always feel inferior about it. Yeah. But kung ang mindset mo is kung ano ang meron ka, yes. yun. You will really never feel inferior. That's right, sir. Amen. Sino man yung nais mo or whatever disposition that you'll have, you would want. I love it. So, for me, una, inisip ko kung ano nga bang meron ako. Yun. First, anak ako ng Panginoon. Yun. So, yun pa lang. Lista nyo yan. Yun pa lang na ako anak ako ng Panginoon. Panalo na. Doon na. So, anak ako ng Panginoon. Alam na. Inisip ko din, kung anak ako ng Panginoon, ano ang kailangan kong partner? Anak din ng Panginoon. Yeah. Okay ba si Sister Charity? Yes! Check! Okay, check. Yun na yun. Yes! Okay. So, ang mindset ko, ano ako? So, yun. Pangalawa, ano ang mai-offer ko? And, in my case, ang sa akin, ito kasing sinasabi ko sa sarili ko before eh. Mm-hmm. I want to have a godly family. Amen! Amen. Yun ang i-offer ko sa sino man ang nais ko na makasama habang buhay. Meron akong ganyan dalawang mindset. I mean, sabi ko, sino ba naman ang babae na hindi gugustuhin na may isang lalaki, yun ang ino-offer. Amen, amen. I mean, ano ba yan? Ako lalaki. Do you want to be my partner? Na kung saan we will build a godly family someday. Ayan. Oh, yes. Kung ikaw yung lalaki, I mean, I believe wala naman sigurong babaeng hindi ka gugustuhin. Yes. No. Walang ayaw, sir. Yeah, it will always boil down sa mindset ko anong meron ka. Okay? Maliban doon, it will also depend kung sino yung kasama mo. Whoso walketh with wise man shall be wise. Amen. So, that's right, sir. Isa din yung mahalaga. Na, I mean, yung pagiging inferior mo, kung sino kasi usually ang kasama mo, that will somehow influence kung sino ka din. Kung may papakita mo yan sa babae na nais mo, na ito mga kasama mo, it will say something about you. Yun. So, yun. Hindi ka mag-iisip na kung anong wala ka. Again, lagi yung tandaan na anak ng Panginoon, and you have that minds, you have that plan to build a godly family. Napakahalaga yon. Yun ang napakahalaga. And I believe yun nga, kung yun ang palagi niyo iisipin, you will really never feel inferior about it. Amen. Pambihira. Wow. Napakaganda ng sinabi ni Sir Oka. So alam nyo, upon observing kung paano magsalita si Sir Oka kanina. And sir, kung pansin mo, paano makatingin si Ma'am Cha Sir Oka magsalita. Yung love talaga. Parang gusto na rin talaga ni Ma'am Sai na may matingnan mo. Anong tinginan, no? Ma'am Sai, baka gusto mong tumingin sa kaliwa. Okay na. Ayan, kasi ang ingay niya. Ayan, kasi. Sir, mabasahin lang ang comment. Galing kay Ma'am Liam. Yun. Sabi ni Ma'am Liam, Sir Oka, si Marvin po, focus na focus sa mga sinasabi mo. Ha. Wow. Nakakuha na naman ng
ng godly principles from you po, ha? Wow. Amen. Amen. Hi, Ma'am Liv. Hello, Sir Marvin. Pambihira, ano ito, mga kapatira natin from the US. Mm-hmm. Talagang nagtutune in sa programa natin. Yeah. So, kanina, nabanggit ni Sir, alam nyo, hindi ko narinig na kinonsider niya yung ano, yung kung ano yung itsura niya. Mm-hmm. No? Kumbaga, parang, napakaganda yung point na sinabi niya, mag-focus ka kung anong meron ka. Yes. Kung anong that meron quality. Kasi alam ko, nininiwala po ako, ang bawat isa po sa atin, we are unique. Yes. Yeah. It doesn't mean yes. na wala yung yes. isang quality na ito sa sarili mo. Sa sa'yo. Ipababa na kaagad yung sarili mo sa ibang tao. Kaya alam niyo po, kung anong meron ka, yun ang kinakailangan pag-aralan mo. Kung paano enhance. At kung paano ka gugustuhin ng nais mo maging partner sa buhay. Yes. Alam niyo, napakaganda nun eh. Alam niyo, sana... Iyan ang kinakailangan na kunin ng ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga young people. Nabanggit din kanina ni Sir Oka, kinakailangan niyang ipakita. Alam niyo po, ako po ay naniniwala na napakagandang platform na maipapakita at maipepresent mo kung anong meron ka kung ikaw ay active sa team preparation. Yes! Lalong-lalo na pag ikaw ay lalaki. Kasi alam niyo, hindi ka makikilala ng isang babae o ng isang lalaki kung hindi mo nilalagay ang iyong sarili sa isang crowd na godly ang mga kasama mo. Yun. Tapos paano kanila magugustuhan? Mag-join ka nga lang sa team preparation, takot ka na kaagad. Yan. Wala na kaagad yung sinasabi nating confidence. Yun. Alam niyo, minsan kasi sa nakikita ko rin, no? Siyempre, nag-observe din tayo, Ma'am Sai. Pag nag-join ka sa team preparation, ibig sabihin, ikakasal ka na daw kaagad. Ilang years na ko. Hello! Hindi yan totoo. Dito pa ako. Mali yung mindset kasi. No! 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 Ayan! Alam niyo po, napakaganda po noon. Ipakita mo kung anong meron ka para mahalin ka ng isang tao o isang babaeng nais mo maging partner sa buhay. Sir, alam mo, ang nakita ko sa kanilang dalawa, perfect match talaga. Kasi si Ma'am Cha, kung ano natin yung hinahanap niya sa lalaki na una, yun nga, nakatingin siya, pero beyond, sir, yung spiritual aspect. And si Sir Oka naman, hindi siya doon nakatingin sa physical. Pag sinabi nating spiritual aspect, ano yung package ni Sir Oka? Yeah. Yun mismo ang dinala ni Sir Oka kay Ma'am Cha. Amen. Kaya ayun, by God's grace, tingnan mo sila. Perfect. Yes. Amen. So, yun nga po, no, napakaganda po ng ibinahagi ni Sir Oka. And alam niyo po, napakabilis po ng oras, kinakailangan po nating dalian lamang po saglit. So alam niyo Sir Oka at saka Ma'am Sai. Ma'am Charity. No, pasensya ka na Ma'am Charity kasi ang unang-una ko nakikita agad si Ma'am Sai. Awkward. Pero alam niyo ang nagbigay ng confidence kay Sir Oka kanina nang sinabi niya, anak ako ng Diyos. Yes. Tama. Yeah, so ibig sabihin, hindi lamang nakadepende sa kanyang sarili, kundi nakadepende rin kung anong merong Diyos siya. So kung ikaw ay pare-pareho tayo ng Diyos, 'di ba? Walang makakapigil sa nais mong goal sa iyong buhay kung ibinigay mo sa Panginoon ang iyong nais. Yan ang palagi nating binabanggit. So ito na nga po, no? Ngayong gabi, syempre welcome din po natin ang ating mahal na pastor. Yes. Pastor Hilem Lorena, sir. Good evening po. Good evening, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you. Mukhang maganda ang balitaktakan ninyo. Amen. Yeah, that's good. Alright, sige, tuloy lang. Yes, sir. Thank you. Actually po, Pastor, napakaganda po nung ating pinag-uusapan. Kung okay lang po, Pastor, that we will post for a while regarding po sa ating topic. Sige. At dahil po, ngayong araw pong ito, Pastor, Yun. Alam niyo po, sa mga hindi po nakakaalam, ay birthday po ng aming resident host. Walang iba kundi, si Sir Roy. Happy birthday! Yay! Sir! Happy birthday, sir! Right, happy birthday! Happy birthday, Sir Roy! So ngayong gabi po, meron po kami inihanda na maimikli lang na video presentation na kung saan ay magde-describe kung anong pagkakilala nila kay Sir Oka. Yun. Ay, kay Sir Roy! Sorry. Gira na, gabi na ba? Gabi na. Well, ito na nga po, no? Tinanong po namin yung aming team preparation kung anong pagkakilala nila kay Sir Roy. Yun. So yun, panoorin po natin ang aming
inihandog na video presentation for you, Sir Roy. Please watch this. Once again, happy birthday, Sir Roy. Happy birthday, Sir Roy. Yan. So, sana po nagustuhan niyo po yung aming munting video presentation sa para po sa inyo pong kaarawan. So, we're happy po na one of these days ay muli po namin kayong makasama sa ating programa. Alam niyo, pagbihira, pagkasama natin to si Sir Roy, ibang klase to ano eh. Totoo yung sinabi kanina ni Rochebeth eh. Unti lang yung words na binabanggit pero ano talagang nanonood yes! yung kanyang sinasabi yes! bullseye nga yung sinasabi yes! kaya alam nyo napakalaking naging influence sa atin ito ni Sir Roy Sir Oka no? At talagang we are truly blessed na meron kaming tinitingnan na nais po din namin gayahin na hindi na kami mga ngapa, di ba, sir? Na kung ano man ang nais po namin bilang isang leader ng tahanan, ay we are truly blessed dahil meron po kaming nagagaya at example dito sa loob ng ating simbahan. So, yes! thank God for your life, Sir Roy. And then, yes! Kay Ma'am Tina, ay siyempre, nagpapasalamat din po kami sa pag-aalaga niyo po kay Sir Roy. Amen. Yes. Yan. So, happy birthday from Team Preparation, Sir Roy. At sa tsaka, like daw niya. Sorry. Amen, amen. So, bagamat hindi po tayo magkasama physically, Sir Roy, pwede naman nating ano eh, i-celebrate next Friday. Yun, yun. Makapag-adjust naman kami, yeah, Sir. Kayang-kaya namin maganda eh. At saka kayang-kaya nating mag-adjust. Alright? Yes! So, Pastor, baka may nais po kayong banggitin kay Sir Roy po, Pastor. Kanina po kami nag-uusap niya. kami nilawo ka eh. Yeah. Pero, talagang, yes, sir, happy birthday. Amen, amen. Yes. Maraming salamat po, Pastor Hill, no? At saka, alam niyo po, napakalaking encouragement po talaga ito. So actually marami pong nagsabi ano eh marami pang gustong magsabi at mag-describe kaya Sir Roy eh pero syempre we only have a limited time katulad na lang sa oras natin ngayon eh limitado lang yung oras natin parang ano eh nagiinit pa lang tayo sa ating pinag-uusapan you know alam nyo, ako naniniwala ako parang ganito rin yung nangyari sa nakaraan sa Baptist lunch eh kaya kailangan ng part 2 syempre naka-depende tayo sa availability nila Sir Oka at saka ni Ma'am Charity alam nyo, yes! onti pa nga lang sa totoo lang onti pa nga lang yung ano yung ating napag-usapan natin. Kasi we talk about ano inferiority in terms of physical no at saka marami pa po yan na kami pong inihanda but we will try to continue syempre i-continue natin ito next Friday and we are praying and we are hoping na naging malaking encouragement po itong ating pinag-usapan Amen. Ngayong gabi lalong-lalo na sa mga kalalakihan kasi alam niyo po na, uulitin lamang po natin
yung mga kababaihan po natin, di ba, nag-aantay lang po yan. Di ba, alangan silang mag-initiate, sila maligaw. Alam niyo po, kung gustong, alam niyo po, kung lalaki lang to si Ma'am Sai, matagal na to nakapangasawa. No? Pero syempre, what? Pero kinausap, what? Kinausap ko na rin yung lalaki. Oy, nako, kinausap na pala. Wala eh. No. No. Mabagal. No. Oy. Prepare no. Ka, sir. Kailangan ng confidence yun. Yeah, confidence kailangan. No. Totoo po yan. So, prayerfully, matatakil natin sa susunod na Friday yung mga nais po ninyong pag-usapan po natin. Alam niyo po, malaking bagay po na nagda-drop po kayo dyan ng mga suggestions or nais po ninyong maging topic kasi nililist down po namin yan at saka binabasa din po namin ang inyo pong mga comments. So, syempre, nagpapasalamat po kami dahil madalas po tayo nakaka-receive, Ma'am Sai, no, ng maraming magagandang feedbacks from our brethren. Hindi lang po mga young people, Pastor, kundi may mag-asawa. I love it! Talaga, sinasabi po nila, review rin ito para po sa kanila. Hindi lamang po sa kanila, kundi sa amin din po dito sa loob ng simbahan. Bagamat kami po ay host, kami rin po, at pare-pareho po tayo natututo sa ating pinag-uusapan po dito sa programang The Preparation. So, prayerfully, next Friday, muli po tayo magkakasama. And ipanalangin din po natin na makasama po natin ulit. Siyempre, si Sir Oka at si Mom Charity. Alam nyo, iba talaga yung feeling, you know, na talagang kababata, di ba? Siyempre, Ma'am Sai, kababata natin. Kababata nyo nila, Ma'am Sai. Kababata, siya na lang naiwan. Sir, ano kasi namin? Nanawagan po kami. Prepared na po sila kasi Sister Sai, spiritually, physically, and emotionally. I-post mo nga yung number ko na. I-pin na natin. Yun, so yun nga po, bagamat gusto pa po natin magstay sa ating programa pero mayroon po tayong sinusunod na oras. This coming Friday, maging excited tayo sa another episode ng ating programa, The Preparation. Magkita-kita po tayo next Friday, 8:30 to 9:30 ng gabi. Yun lamang po. Kami po ay nagpapaalam, Brother Tony, Sister Cyril po, Sister Ara, Sister Ronan, Sir Brother Oka. Salamat. It's been an exciting moment here sa preparation. Amen. Pastor, sir. Ang inyong lingkod, walang mic. Ang inyong lingkod, walang mic. Ay, maraming salamat sa pagsubaybay. And I hope ay meron kayong natutunan, meron kayong napulot na papakinabangan po ninyo sa inyong pag-aasawa at sa lahat ng mga nanood na meron ng asawa. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Pastor. Yun nga po, magkita-kita tayo mo next Friday. To God be the glory. Thank you. Thank you. Bye-bye. Next episode. Give thanks to the Lord, for He is good. For He is good. Give thanks to the Lord, for He is good. For He is good. Give thanks to the Lord, for He is good. For He is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord. Tell I know that He is. For He is good. Get up and give thanks to the Lord. And it is the for He is good. Get up and give thanks to the Lord. Oh, I know that He is. For He is good. And His love endures forever. His love will reign forevermore. His power will reign forevermore. His grace will reign forevermore. And His peace will reign forevermore. His love will reign forevermore. His power will reign forevermore. His grace will reign forevermore. And His peace will reign forevermore. Everybody give thanks to come Lord, on, cause I know He is good. For He is good. Everybody give thanks to the Lord. Oh, for He is good. Everybody give thanks to the Lord. For He is good. His love endures forever. His love will reign forevermore. And His power will reign.
forevermore. His grace will reign forevermore. And His peace will reign forevermore. His love will reign forevermore. And His power will reign forevermore. His grace will reign forevermore. His peace will reign forevermore. Everybody gotta give thanks to the Lord. Cause you know He is good. Lord, He is good. If you know He's been good, thanks to get the up and raise your hand. Cause you know He's been good. For He is good. Oh, you know His love endures forever. Praise the Lord. His love endures forever.